Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So nagmatrade nga si James Harden. Everybody was expecting him to be the Houston James Harden. Inaakala nga ng madami na sa bagong role niya lang kaya bumagsak ang kanyang mga stats. Ganun pa man na injured na nga si Joel Embiid at lahat-lahat, kitang-kita nga natin mga kaibigan na wala na talaga yung dating Harden. Kahit nga mga mismatch ay hirap na talaga siyang mag-take advantage. Inaakala ng madami na mas makakaganda sa Sixers ang pag-trade kay Ben Simmons dahil makukuha nga nila ang former MVP at multiple times scoring champion. Ngunit wala na nga ang version na ito ni James Harden. Napag-usapan natin ang kanyang contract. Ngayong offseason ay may player option siya na 47.4 million at plano niya nga itong tanggapin at hihingi siya ng 4 years 222.8 million max contract extension. Madami sa atin ang sasang-ayon na hindi niya ito deserve. Ganun pa man hindi nga plano ni Harden tanggapin ang kanyang player option kung walang ilalatag na contract extension ng Sixers. So kahit ano nga ang gawin natin dito ay talo ang Sixers. Dahil kung bigyan man nila ng contract extension si Harden, obviously overpaid ito. At kung hahayaan naman nila si Harden sa free agency, basically ang ginawa nila ay trinade nila si Ben Simmons, Seth Curry, Andre Drummond at dalawang first round pick para sa 33 games si James Harden. Mabuti nga kung nagkampiyon sila katulad ng Raptors ni Kawhi ay okay lang, ngunit para sa isang second round exit ay hindi nga ito worth it. So tiyak na magiging katawa-tawa dito ang Sixers front office kung hahayaan lang nila si Harden na umalis. At ganun din kung bibigyan nila si Harden ng total of 270.2 million sa loob ng 5 taon. Lalo na't sa final year ng kanyang contract ay 38 years old na siya at sasahod pa nga siya ng $61 million. So talagang naiipit dito ang Sixers mga kaibigan. Option pa din naman ang i-trade siya. Ngunit good luck nga maghanap ng trade partner sa ganyang kalaking sahod ni Harden at sa kanyang performance lately. Ngayon ay tumungo naman tayo sa Warriors. Sa kanilang panalo kahapon ay syempre nagbida nga ang Game 6 Clay, ang mga panapos sa 3 points si Steph Curry at ang almost triple-double performance si Draymond Green. And rightfully so at deserve nga nila yan. Ngunit bigyan din natin ng pansin ang dalawang player na naging malaking bahagi ng kanilang panalo. Unahin muna natin si Andrew Wiggins. Napakadami niya ng mga timely baskets kahapon, ang kanyang sariling fourth quarter run at ang kanyang efforts sa offensive rebounds at mga putback. Ang nakakatuwa nga mga kaibigan ay tingnan si Andrew Wiggins na mag-develop sa isang winning player. Noon nga ay very one-dimensional player siya. Kapag hindi gumana ang kanyang opensa ay wala na siyang kwenta sa loob ng court. Ngunit ngayon ay marunong na nga siya gumawa ng little things na makakapagpanalo sa mga basketball game. Andun na yung kanyang depensa, sumusunod siya sa play at higit sa lahat ay tanggap na niya kahit na hindi siya ang focal point ng offense. Habang isa pang player na malaki ang tulong sa kanila ay si Kevon Looney. Oo, alam ng lahat na gumawa siya ng 22 rebounds. Ngunit gusto ko maunawaan ng ating mga manonood na hindi lang yan ang kanyang ginagawa. Minsan kahit hindi siya ang kumukuha ng rebound, ang kanyang pag-box out ang nagiging dahilan kung bakit nakukuha ng Warriors sa mga loose ball. At hindi mo nga yan makikita sa stats. Ang kanyang effort, ang kanyang mga screen na nagiging dahilan kung bakit na-open ang Warrior shooters, hindi mo din yan makikita sa assists. And of course, ang kanyang pagiging unselfish. Bibihira ka nga makakita ng player na hindi nag-iisip ng kanyang puntos at nakatutok lang talaga siya sa rebounds. Sa ngayon ay naghihintay na lang sila sa Game 7 ng Phoenix Suns at ng Dallas Mavericks. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? I-comment yan sa baba at aking babasahin yan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell for more updates at kwentuhan. Salamat po.